Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa. Dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga! Sige, kulong nyo! Pinakamaganda dyan, kulong nyo! Kulong nyo si Inday. Tangina ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo, sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Ikaw? Ha? Babanata mo ng... Hindi pwede kung kaya mong kung kaya nilang i-threaten ng isang presidente. Eh how much more ang maliit na Pilipino. Gago. Binaboy mo yung office of the president. Hindi ganyan ang tingin ko sa office of the president. Taragis ka, hayop ka. Pati kayo Kongreso, binaboy niyo yung Kongres, hayop kayo, contempt kayo, yayabang ninyo, mga bopol naman kayo, mga tanga. Mga tangin lang yan. Tato itong Marcos na to, gagamitin mo ngayon yung konstitusyon. Ha? Gagamitin yung konstitusyon laban doon sa kay Sara. Eh si Inday Sara nga, she's implementing the constitution. She's abiding by the constitution. Kaya kayo nandyan pe. Kaya kayo nandyan pa. Kasi, hindi siya nagtatawag ng revolusyon. Hindi siya nagtatawag ng taong bayan. Tanging mga hayop kayo. Sinabi ko again, Marcos and everyone na connected with Marcos, kayo, kaya kayo nandyan, dahil kasi ang mga Duterte, whether they are hesitant or not, ay hindi pa tumatawag ng talagang totoong tao. People power. Wala, hindi, wala. Minadinig ba kayo? Minadinig ba kayo? Lumabas na kayo sa kalsada at tapusin na natin to? Minadinig ba kayo? Ang nagtatawag lang, mga vlogger. No? Mga supporter ng vlogger. Mga nananawagan. Ah, supporter na tayo, labas na tayo, labas na tayo. Eh, hindi nyo nga, kaya nga nakakainis ang Pilipinas eh. Nakakainis. Anong dami ko na sinabi, nawala na ako. So una kay Inday, yung statement ni Inday, ano masama doon magalit yung tao? Gago kayo eh. Nagalit yung tao, ano ngayon? Tinatarantado niya yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa sa'yo, Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa niyo? Dinagdagan niyo pa. Dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga! Tanga. Tanga kayo. Bopol. Tapos noon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin. Meron pa kayong pinachichismis. Tinatakot nyo taong bayan. Huhuliin na si Inday. Ha? Huliin siya. Isasabihin na sa NBI. Pinapaimbisigan. Sige! Kulong nyo! Pinakamaganda dyan. Kulong nyo! Kulong nyo si Inday. Tangina ninyo. Hindi nyo kami matatakot. Kami mismo. Sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Tangina ninyo. Tangang gago kayo. Tapos sa AFP. Na? Nabi ko na ba yung kay Marcos? Dapat ang sinabi mo, Marcos, huwag niyong gagalawin si Inday. Hindi mo ginaya si Duterte. No? You still respect tong tanga na to, kahit tanga, you still respect her because she is the vice president. She was elected by the people. Sabi ni Duterte yun kay Lenny. Ikaw, ha? Babanata mo ng hindi pwede kung kaya nilang i-threaten ng isang presidente. Eh, how much more ang maliit na Pilipino? Gago! Eh, kung kaya nilang nakawan ng... Ninanakawan nila yung ano... Wala talaga yung reasoning mo eh. Bobo ka talaga eh. Tangina mo, bangag ka eh. Binabasa mo pe. Wala ka. Hindi galing sa puso eh. Binabasa mo eh. Tarantado. Saan ka nakakita? Alam mo, binaboy mo yung office of the president eh. Hindi ganyan ang tingin ko sa office of the president. Taragis ka, hayop ka. Pati kayo, Kongreso, binaboy nyo yung Kongres. Hayop kayo, contempt kayo. Yayabang ninyo. Mga bopol naman kayo, mga tanga. Mga hayok na hayok ko yung sa kapangyarihan eh. Okay, ang issue mga kababayan, no, ang issue, ha? Ang presidente ninyo
nagdodroga. Yun ang isyo. Tapos, nagnanakaw ang kongreso ninyo. Yung mga politiko ninyo, nagnanakaw, kanya-kanyang nakawan. Tapos nun, ang pag-asa nila si na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, tangina ninyo. No? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita, no? Is she a threat to national security? Of course not! Putang ina, sino nag-a-advise dyan sa presidente, national threat, no? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. That is a threat to national security. Corruption is a threat to national security. Corruption, a threat to national security. Kasi pagka nagnanakaw ka na nagnanakaw ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bili na equipment. Therefore, mahina yung armed forces. Kaya threat to national security. Hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services, in terms of delivery ng mga dapat, basic needs. Yung food security natin, import tayo ng import. Therefore, yung pagnanakaw ng Congress is a threat to national security. Yung droga na yan is a threat to national security. Mahinayo pa kayo? Congress is a threat to national security. Yung ginagawa niyan, nandiyan yung mga NPA. That is a threat to national security. Bopol, kayong lahat. Tangina ninyo. Tapos pipilit nyo, Inday is a threat to national security. No! Inday is a threat to your political ambition. Mga gago! Tangina nyo, gagaguhin nyo taong bayan. Inday Sara Duterte is a threat to your political ambition, is a threat to your activities of corruption. Tangina nyo. And we will polarize. Para kay Inday, maggago kayo. Gago talaga kayo. Gigil na gigil ako eh. Okay. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is a hope of this country. She is the hope of this country. Tandaan nyo yan. At doon kami tatayo. Wag na wag nyong sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayong lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Putanginan nyo lahat. Subukan nyo kami ngayon. Gago kayo. Tanginan ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Indeed, the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. Tangina nyo. All authority comes from the Filipino people. Tapos ganyan kayo? Armed forces. Armed forces. Sorry ah. Pero alam nyo, dapat noon pa. AFP, Browner, General Browner, OMET. At PNP, General Marbil, last call na to, last call, no? At sa mga opisyal at mga tauhan ng Sandatahang Lakas at ng Philippine National Police. Huling call na to, ha? Noon pa dapat kayo tumayo. Noon pa. Pinagbibigyan namin kayo, eh. Pinapanood namin kayo, eh. Galing kami dyan, eh. Sa loob, eh. Pinagbibigyan namin kayo. Parang isang dating pangulo na sabihin na kakausapin niya ang AFP at magbibigay ng options. Hindi niyo ba nakikita na the president, the former president is becoming ano, excuse me. Yung mga aso tumapanik eh. The president is being desperate already. Parang ha? Kakausapin yung mga junior officer, kakausapin yung mga ano, bakit? Hindi na makausap. It is an admittance na the president, the former president, believes na corrupted yung hierarchy ng armed forces. Kaya kinakailangan kausapin na mga junior. Putang ina. AFP, last call. PNP, last call. Every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan, every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan is a day closer to being a narco state
or a communist state. Parehas, pagsamahin nyo na, narco-communist state. Every day that you tolerate, you are tolerating. Every day that you are tolerating this wrongdoing in government, you are tolerating a president who is taking drugs. You are tolerating an addict president. You are tolerating a congress na nagnanakaw, abusive of powers. You are tolerating. It means you are with them. You are not with the Filipino people. Kaya last call, armed forces. Makinig kayo sa akin. Nakaset up yung bansa natin para civil war. Ha? Kayong mga Pilipino, makinig kayo. Kayong mga madada na mga Pilipino, makinig kayo. Putangina, panay salita-salita, panay yabang eh. Hindi nyo ba naisip na tayo magbabanggaan tayo lahat? Kaya AFP-PNP, pigilan nyo to. Pigilan nyo. Mawawalan kayo ng papel pagka hindi nyo ginawa yung papel ninyo. Ano yung papel ninyo? Papel ninyo ay you support and defend the Filipino people. You defend the Filipino people. You uphold the Constitution. Ang ginagawa nitong mga putang ng mga politikong to na tinotolerate ninyo, they are now using the Constitution. No? Binababula, ginagago kayo, ginagawa kayong tamukyo. Utusan lang kayo eh. They are using the Constitution to quell the resistance brewing because this resistance ang totoong Pilipino. And you are becoming an instrument of these stupid people in government because you are tolerating them.